Magandang buhay, mabuting tao, magandang buhay. Ako nga pala ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Ginang Chinky S. Halwage. Kamusta na kayo aking mga mag-aaral? Lagi kong hangad at panalangin na kayo ay maging maayos at nasa ligtas na kalagayan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating aralin ay may layuning na nasusuri ang mga naging dahilan, mahalagang pangyayari, naganap, at bunga ng unang digmaang panlaydig. Bago sa ating pasimula, may nais muna akong itanong sa inyo. Una, kung ikaw ay magiging saksi sa isang digmaan, ano kaya ang posible mong maramdaman? Ikalawa, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang alitan? Sa puntong ito, ating aalamin ano-ano nga ba ang mga naging dahilan kung bakit umusbong ang unang digmaang pandaigdig. Sinasabi na mayroong limang dahilan kung bakit umusbong ang unang digmaang pandaigdig. Una, ang nasyonalismo. Ano nga ba ang nasyonalismo? Sinasabi na ang nasyonalismo ay ang pagbunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Ikalawa ay ang imperialismo. Ano nga ba ang imperialismo? Sinasabi na ang imperialismo ay isang paraan na pag-aangkin ng mga kolonya at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan. Ang ikatlo naman ay ang militarismo. Ang militarismo ay ang pagpapalakas ng sandatahang lakas. Ang militarismo ay may layunin na mapalakas ang hukbo sa lupa at hukbo sa karagatan. At ang ikaapat naman ay ang pagkabuo ng mga alyansa. Dahil sa pangamba ng mga makapangyariang bansa, dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo. Ito ay ang Triple Entente at ang Triple Alliance. At ang huling dahilan na sinasabi na naging mitsa ng unang digmaang pandaigdig ay naganap noong 28 ng Hunyo 1914. Ito ay ang pagpaslang kina Archduke Franz Ferdinand at sa kanyang asawa na si Sophie. Sinasabi na isang kasapi na tinatawag na Blackhand ng bansang Serbia, si Gabriela Princip ang pumaslang sa mag-asawang Archduke Franz Ferdinand at Sophie. Sinasabi na ang mga pangyayaring ito ang naging dahilan kung bakit sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. At yan ang mga sinasabing mga naging dahilan kung bakit sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Atin nga muling isa-isahin. Una ay ang nasyonalismo. Ikalawa ay ang imperialismo. Ikatlo ay ang militarismo. At ang ikaapat ay ang pagbuo ng alyansa. At ang panglima ay ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand at sa kanyang asawang si Sophie. Ang Europa ang naging entablado ng unang digmaang pandaigdig. At para naman sa aking panghuling katanungan, kung ikaw ay magiging pinuno ng isang bansa, ano-anong mga paraan ang iyong gagawin upang mapanatili ang kapayapaan nito? Hanggang sa muli, paalam!